Ate, good morning, good evening sa inyo mga makikita. Dito tayo ngayon sa Tagaytay at may ipapakilala ko sa inyong app. By the way, itong app na to na i-review natin is non-sponsored to ha. Hindi po ako binayaran dito para i-review itong app na to. And syempre, ituturo ko rin sa inyo paano gamitin to. And by the way, ito yung app na kung saan ka pwede mag-earn ng mga points para sa mga paraffle nila. Napakaraming pwedeng gamitin para sa app na to. Tulad ng mga pwede kang manalo or makakuha ng mga points para sa Jollibee, para kay Maru, mga discounts, napakarami. Basta, ito, papakilala ko sa inyo. Hindi ko siya may papakita dito dahil medyo malabo. Siguro pag uwi ko, and then tuturo ko rin sa inyo kung paano i-upload. Kung galing Strava, galing yung ibang cyclo computer, pwede mo siyang gamitin dito using GPX, so hindi ako nagkakamali. Okay? Simulan na nga natin. So, nandito na nga kami sa New Valley and may napansin ako dito sa app na to dahil kailangan mo pa siyang pindutin. Kailangan mo pang pindutin yung start. Every time na mapapahinto ka, hindi siya nag-auto pause, hindi siya nag-auto start. So, manually mo siya pipindutin. Yun ang mga napansin ko dito. Tulad nung nangyari sa akin kanina, nung galing kami ng Tagaytay, nakarating na kami dito sa New Valley, tumawid na siya, dumire-diretso, hindi mo na makikita yung ruta mismo niya. So dumiretso siya, makikita niyo dito, ayan o, dire-diretso siya, ayan o, wala ka nang makikita ang ibang ruta, dire-diretso lang siya. Tulad din nung nakita ko kanina, nung galing kami ng bahay, eto siya o. Dumire-diretso lang siya, tapos hindi siya nag-auto pause. Ayan, tumatawid-tawid lang siya, oh. Dumire-diretso lang siya hanggang sa nakarating na ng binyan. Ayan, oh. Diba? So, yun yung napansin ko dito, hindi siya nag-auto pause, hindi siya nag-auto start. Pag huminto ka, merong lalabas na resume. Pero pag medyo natagalan yung pagtambay mo, kumain ka siguro, kailangan mo pang pindutin tong start na icon na to para mag-resume yung takbo mo dito sa app na to. Yun lang naman yung mga nakita ko. Pero siguro, in the future, maaayos din nila tong gantong klaseng issue. Siguro, madadagdag na nila yung auto-pause, auto-start. Diba? Kasi medyo hassle nga naman pag minamanual mo pa siya talaga na pinipindot mo pa yung start. Okay? So mamaya, i-update ko ulit kayo pagdating ko sa bahay kung ano yung resulta, then ko-compare ko siya dun sa cyclo computer ko na data. Tapos, subukan natin mag-upload ng GPX dito to at least na makita nyo yung paano i-upload yung mga files or data galing sa cyclo computer through Strava. Okay? Para makita natin yung difference netong dalawa, kung accurate nga ba to o mas accurate yung galing sa cyclo computer na data. Alright? So, ipakita ko na sa inyo yung iba pang mga silbi ng app na to. So, dito makikita mo sa homepage niya, makikita mo yung mga nanalo doon sa mga raffle. Ito yung Ekoy na helmet, Maru na bike, ayan, Belkin, power bank, ano pa ba? Ayan, mga headset, mga coupon, Coca-Cola, ayan. Tapos dito sa taas, makikita mo naman kung saan ka makakita ng mga discount sa Lazada. Alright? Ayan yan, no? Okay? So, nandyan sa taas, i-click mo lang yan. Then, sa mga challenges naman, meron dito, ayan. I-click mo lang yung join tulad nito. Ayan. Meron na ako sinaluyan dito. Ayan, nag-join ako dyan. Daily Sandos. Ayan. Kung saan ka pwede maka-earn ng mga coins. Okay, na pwede mong gamitin sa mga raffle. Napakadami.
So dito, ito naman, binindot ko to, dito mo na ako makikita yung pwede mong makita sa mga ipaparaffle. Tulad nito, yung sa 7-Eleven na Big Bite. O yan, pindutin natin to, join tayo dyan. O diba? Mga daily raffle, o join. O diba? Success. Go back to homepage. Tapos ito, madami pa. Ito, siguro 1,000 coins, madami. Camelback na na bottle. Iyan, madami. Ano pa ba? Napakadami dito eh. Coca-Cola. Isang kahon. Ito, mga weekly raffle. Weekly raffle naman, helmet. Galing kay Maru. Ito pa. Maru na bag. Weekly raffle din. Belkin na USB charger. Iyan. Belkin na power bank. Headset. Iyan. Power brick. Helmet din kay galing kay Rock Bros. Ayan, kitang-kita naman, di ba? Blue Zero. I think this is coming out from 7-Eleven ata. Coca-Cola, ayan. Ito, worth 3,500. Ayan, kitang-kita naman, eh, no? Tapos dito, pag binindot mo tong profile mo, makikita mo naman dito yung my profile, ayan. Op, yeah, makikita yung number ko. Dito, 10 coins, ayan. And kakasimula ko pa lang naman eh. So, yan pa lang yung na-earn ko. Then, sa referrals, eto, wala pa. So, bahala na kayo. Lalagay ko dyan sa baba yung referral code ko. In any case na gusto nyo mag-join, magkakaroon din kagad kayo ng coins dyan. Okay? So, dito naman, pag pinindot ko naman eto, yung play button, tatlo yung makikita mo dyan. Yung bike, run, tsaka walk. Okay? So, yung ginagamit ko as of this moment, since galing kami Tagaytay, yung bike ang ginamit ko. Okay? So, ito yung currently na takbo natin. So, explain ko sa inyo ngayon kung ano yung mga nakita ko kanina. Alright? Ayan. So, paano gamitin si track app na to? So, all you need to do, may makikita ka dito play button tulad nito. Start mo lang yun, dire-diretso na yun. Then, after ng ride mo, click mo lang yung finish. That's it. Mag-upload na yan. Then, you will be able to earn coins na pwede mong gamitin sa mga pamparaffle. Okay? So, nandito na tayo sa Tinyan. At i-update ko kayo total na kilometers galing sa bahay. Using TRAQS and also yung cyclometer ko. Eto. Check nga natin. Distance, total na distance natin, nagpunta tayong Tagaytay, that would be 78 kilometers. And syempre, kakain muna tayo dito sa number one na sumusuporta sa channel natin. Every time na pumapadya ako sa malayo, dito ako kumakain at sila nagpo-provide ng mga recovery meal natin. Alright, maraming salamat nga din pala kay Post John na matagal na talaga sumusuporta. Since day one, sumusuporta na sa channel natin. Simulan na nga natin yung updates sa TRAQS naman. Alright? So, i-update ko nga pala kayo pagdating dun sa app ng TRAQS. So, syempre, ito, nandito na yung pagkain natin. So, maraming salamat kay Boss John. Syempre, matagal na natin silang sponsor pagdating sa mga recovery meal natin. So, balik tayo dito kay TRAQS. So, kanina dun sa cycle computer natin, total is 78. So ngayon, nandito na tayo sa ACC, nasa 74 naman siya ngayon. So dahil sa mga instances na minsan hindi siya nag-i-start, hindi ko alam kung bakit ganun. Siguro kung nawawala ng signal, hindi ko alam. Pero yun yung isa sa nakita ko na hindi siya nag-auto-play. Hindi siya nag-auto-start, hindi siya nag-auto-pause kada hihinto pa. So, siguro mas maganda gumamit tayo ng cyclo computer. Then, update na lang tayo or upload na lang tayo ng kanilang GPX papunta dito sa TRAQS na apps para at least makapag-earn tayo ng mga apps. Ay, mga apps tuloy ng mga coins dito sa app na to. Okay, mamaya i-update ko ulit kayo kung ano mas maganda. Siguro, pag-uwi ko, i-update ko kayo sa lahat
yung total na distance kung magdidikit ba talaga sila ng cyclo computer natin. Okay? Kasi same pa rin, GPS pa rin naman ang ginagamit nitong app na to. Okay? So balik tayo, kain muna tayo ng masarap na ito, lechon Macau. Sarap. All right. Yang chow, the best. Na mga favorite natin. Ito talaga favorite ko dito kasi meron sila ditong lechon Macau. All right. Kain muna tayo. So yan, nakauwi na tayo. Ang total is 90 dito sa app. Pero tumatalon siya. Ayan. Ayan, tumatalon siya. Habang tinatalon. Tapos pagdating sa cyclometer natin, sakto 100. 100 yung distance niya. Ayan. Sakto 100. So, mamaya tapusin natin tong vlog na to. Dahil malaki yung difference dahil tumatalon-talon yung app. Ayan o. Tumatalon-talon siya. Pero siguro mas maganda kung meron kang cyclometer or anuman para at least hindi nagkakaganito. I-upload mo na lang yung mga data galing dun sa cyclo computer mo. Alright? So paano mo i-end yung ride? All you need to do is to click the finish. Yan. Tapos click confirm. That's it. So ayan. Yan yung ride natin for today. Yan, sinesave niya na. Success. Back to home page. So tignan natin yung saan ba natin makikita yan. Yung pinadjack natin. My activities. Yan. Kinakapa pa natin. Ayun. Click activities dito. Ayan. Tapos, ito yung 90. So, ayan. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Click nga natin to. Ayan o. Dami niyang tinatalon. So, tapusin na natin to. So, paano naman mag-download ng data coming out from Strava? So, dapat ito naka-desktop site na sa cellphone mo. So all you need to do is go to your profile. Yan, profile, and then you will be able to see your activities, di ba? So yan, click lang natin to. Then pag napunta na siya dun sa profile niya, makikita mo kaagad yung activities, yung previous activities mo. Pero ito, hindi ko ito i-download para hindi tumoble dun sa TRAQS kasi mahirap na baka sabihin nandadaya tayo. So yan, click mo lang yung map. Yan. Then, diretso. Then, yan. Wait mo lang. Lalo magpapop up na yan. Tapos, dito sa bandang kanan natin, makikita mo yung GPX na icon. Yan. Click mo lang yun. Then, automatically lalabas na yung pwede mong i-download na data coming out from Strava. Okay? So, ganun lang siya kadali. So, ngayon, pupunta tayo ngayon sa TRAQS. Okay? So magpa-raffle nga pala tayo para sa mga gagamit ng referral code natin coming up from TRAQS. So ayan, nasa TRAQS na tayo. So ayan. Dapat naka-desktop site. Ayan. Tapos ngayon pupunta tayo sa my profile, di ba? Sa profile natin makikita mo yung my activities. Click mo yung my activities and then makikita mo yung import. Now you will be able to download or import the files na galing sa Strava, which is yung GPX. Yan, dire-diretso lang. Then ayan, nandun na sa kaliwa. Import. Okay? So para sa mga gagamit ng referral code natin, dun tayo kukuha ng mga pwedeng manalo. Kasi binigyan ako ni Maru ng helmet. So, paparaffle natin yon. Siyempre, meron din akong watch in case. Tignan natin kung pwede natin iparaffle, okay? So, doon ako bubunot ng pwedeng manalo ng helmet coming up from Maru, okay? So, maraming salamat. Ayan, import mo lang, ma-upload na yung data from Strava.